Mr. Chair. Congressman Ako. Thank you. General Eli. Other cases filed against these two? Kasi ikaw ang nag-imbestiga ng pilferage. So, other cases filed against these two? It's still with the CIDG, sir. The investigation report. And they are about to file the case. And they are included in the case, Your Honor. And what would be the charges that you would file? Violation of Section 27 of the Republic Act 9165, sir. Is it specified? Mr. Chair, Your Honor. Specifically, sir, Section 21, with this violation of the chain of custody rule under Republic Act 9165. Then the other one is violation of Section 27, with this misappropriation of illegal drugs. And what is their status right now? Are they under custody, restrictive custody, or what? They are right now at the P House, DPRM, and under the custodial, under the custody of Headquarters Support Service. Thank you, Colonel Portera. Is it standard operating procedure for your unit that in any operation that is successful, your men will be there as they are claiming now? No, sir. Actually, sir, meron kaming coordination ng sa PDEA rin yun, na magkandak lang sila ng casing and surveillance to support our operating troops on the ground for information only, sir. Not for the operation. So, they're not authorized to be there? They are authorized, sir, but... Why should they be there? May I know? Why should they be there? For the monitoring, sir, ng mga activities, sir. Kasi, sir, ang coverage po, sir, ng coordination namin ni NCR din. So, tinanong kita kanina if it is standard operating procedure for your unit na pag may operation, may dapat na mapupunta ng mga tao mo. Sinabi mo yes. Bakit sinasabi mo nga na authorized silang nandun? Sir, nung pagkakataon na po yun, sir, may coordination kami dun, sir. Sige, may utos ka ba na pumunta sila ron? Wala naman, sir, wala. Oh, and then they are not authorized. Yes, sir, yes, sir. Kasi umiikot ka rin eh. Diba? Well, it's not standard operating procedure that they should be there. Pero nandun sila. In other words, hindi sila authorized. Nandun. Tama, sabi mo sa akin, authorized din sila. Kapi sir, I stand corrected, sir. They are not authorized, sir. Di ba? Yes. Now, ang sabi ni sino itong SMS? Rebusura. Yung sinasabi, totoo ba na kinausap kayo ni Colonel Pontera, kayong dalawa? At one point in time after the operation, kinausap ba kayo ni Colonel Pontera? Kayong dalawa? No, Your Honor. Ni minsan after the operation, hindi kayo kinausap? No, Your Honor. Sergeant Rebusura. Your Honor, ako nung kasama ko si Dillon, Your Honor, kumuha kami ng endorsement at sa IFLD for his medical, Your Honor. So in other words, hindi kayo pinatawag ni boss ninyo tungkol doon sa nakita nila doon sa splice video footage. Hindi po, Your Honor. Your answer is true also, Sergeant Catarata. Hindi ka rin pinatawag. Hindi ka kinausap ni boss mo tungkol doon sa pilferage? Hindi po ako nakausap, Your Honor. Hindi.
Now, apparently, nagsisinungaling si Colonel Pontera at saka si General Domingo vis-a-vis dalawang senior master sergeant. Tama? Sino nga ba ang sasabit sa inyo? Apat, sa tingin ko. Di ba kayong dalawa? Ano sa tingin mo? Your Honor, hindi po talaga ako nakausap, Your Honor. Ay, hindi naman mo sinasagot yung tanong ko eh. Masyahan mo ang dinidepensa kagad yung sarili mo na hindi ikaw eh. Pero sino kaya ang posible na magsisinungaling dito ngayong hapon na ito? Hindi naman sa tingin ko makakasuhan si Colonel Pontera. Kung makasuhan man siya, para baka administrative lang. Kasi nagloko yung kanyang mga tao. Eh, isipin ninyo yung inyong plan. Kung hindi naman ito ang last na hearing nito eh. Sa susunod, baka mawalan na kami ng pasensya sa inyo. Kami ang unang magpapakulong sa inyong dalawa. As the Senate had done already. So, Mr. Chair, mag-isip silang dalawa. Kasi, hindi ko alam kung kwan eh. Two men under a general and a full colonel, dinidispute yung kwan. Now, General Domingo, paano mo may prove na nagkausap nga kayo ng mga ito? I can show it on the timeline or Viber apps, Mr. Sherry. Please. Yeah. Wala ka namang ibang kinausap, General, no, tungkol diyan sa napuslit na 42 kilos. Isa lang naman na yata ang kausap mo. Yes, sir. Actually I have some details of our conversation if you... Sige, yes, please. So, can we show that on screen? Kaya ba yan mapakita sa screen? Kasi ito si Rebusura, dinideny niya eh. Pati ito si Katarata. I-mirror sa... Ano? Sinabi ni Colonel Pontera na he was informed that yung 42 kilos ng shabu, which earlier was said to be 30 kilos, yung pala 42 kilos, eh, ang may alam, kayong dalawa ni Katarata. Si General Domingo, upon the information given by Colonel Pontera sa kanya, sinabi niya, binigay na info sa kanya na nasa sa inyong dalawa yung 42 kilos. In fact, you were arranging for a return dahil may order sa inyong isole. At ibalik yung ebidensya. Pero hindi nyo, as originally requested, ipaso, idalin sa opisina ni Colonel Pontera o sa office ni General Domingo, ang ginawa nyo, iniwan nyo sa isang sasakyan nasa harapan ng krami. PSM BFI. Iniwan nyo doon, nakapark, at in-inform nyo si Lieutenant Taylor
na nando doon sa kotseng ito, ito yung description ng auto, probably ito yung plate number, nandyan yung shabu, yung 42 kilos. Oh. So, isa lang naman ang kausap ni ano, anong kotse nga pala yon na Kernel? Sa recollection ko, sir, Chevrolet na yung maliit. Nasaan ngayon yung sasakyan? Hindi namin, sir, na recover yon. Hindi nyo ni-recover yung sasakyan? Oh, sir, kasi sir, ang nangyari po kasi, hindi nabanggit sa akin ni Lieutenant Taylor na dinala sila doon. Nakita ko na lang po na nung mag-report siya sa akin sa opisina, may dala siyang dalawang luggage. Nung tanungin ko po na kung nasaan si Rebusura at saka kung sino man yung kasama ni Rebusura, ang sinabi niya, sir, hindi nila sumunod, hindi na sumama. At yung kwan na po na yon, kinuha na lang nila yung luggage at dinala na lang sa, sir, sa opisina. Paano nila nabuksan yung sasakyan? Nakabukas na, sir. Pinabuksan yata, sir, sa trunk. Yun ang pagkakasabi sa akin, sir. Bukas lang yung trunk, sir. Si Taylor was there? Yes, sir. Sila yung kumuha, sir. Andito ba si Taylor ngayon? Negative po yata, sir. It was, hindi po yata. Lieutenant siya, no? So, pagka tinuro ni Taylor na ang kausap niya si Rebusura at sinabi ni General Domingo na ang kausap niya si Rebusura at sinabi rin ni Colonel Portera na ikaw din ang kausap, parang pinasusunungalingan mo yung tatlo. At ikaw ang nagsasabi ng totoo, sila tatlo ang hindi. Okay, General, balikan natin mamaya yan si Rebusura. Sir, before discussing that, I would like to show to the committee, sir, our actual experience of exigence. Okay, sige. Pwede naman identify ni Taylor. And my personal phone, sir. Our exchange of messages between me and Sergeant Rebusura. That was on October 17, sir, at 7 p.m. Pwede bang mapakita yung number? Hindi, ano? Sergeant Rebusura. Rebusura. Okay. Sige, Jen. Yes, sir. On October 17, 7:44 p.m., I instructed Colonel Portera to give my personal number to Rebusura. And then after a few minutes, a message from an unknown number, 0927-543-6843, yung previous slide kanina. Yung bang number mo? 0927-543-6843 with a message saying, sir, magandang gabi po, PSMS Rebusura po, sir. Then another message came. Tawag po ako, sir. Pinapatawag ako, sir, ni Portera po sa inyo. I and Sergeant Rebusura talk for 27 minutes. Nakita ko naman, sir, sa call logs. Umabot kami ng 27 minutes. And bago namin napag-usapan yung 42 na yan, nag-illicit muna ako ng mga iba-ibang information, ang kanyang background, at nagkwento rin naman siya. Pininto niya na dating boss nila, ang boss talaga niya is si Lieutenant Colonel Glenn Gonzales nung nag-IFLD pa si Gonzales, hindi pa lumipat sa QCPD. And then, among others, marami pa siyang kininto, sir, sa 27 minutes na yan, pero ang isa sa pinaka-significant na nabanggit niya doon ay yung
alleged 30 kilos na pinoslit from the crime scene 5 days, I think 5, 6, or 7 days ago. Next slide. Na kung saan sinabi niya, sir, na kinausap na niya yung team niya. Kinausap na niya yung team niya na huwag galawin at ibabalik yung items na pinoslip ng team niya. He further alleged that it was Police Master Sergeant Catarata who put the 2 suitcases in his personally owned car. At isa nga na sa kwento niya doon is yung away ng dalawa ni Gonzales at ni Ibanez. Kaya nagkatampuhan dahil doon sa isang Chinese asset nila. Yan lang po, Mr. Chair, Your Honor. Thank you, General. So, anong masasabi mo? Ano? Sergeant Rebosora. Your Honors, we've been accused, maliciously accused, Your Honor, for that. At lumahaba yung kwento namin, 27 minutes, pinatawag ko na Sir Portera to illicit information. Nag-text po ako dyan. Yung text ko, Your Honor, kung ano, wala pong usapan ng ganun, Your Honor. And aside from that, sinabi ni Sir Portera sa akin, mag-affidavit ako, ituturo ko po yung 6 na sila ang kumuha. Mailing po sila Colonel Gonzales, Your Honor, na mga tao niya before. May-exclude ako, Your Honor, sa ano sa kaso. Sabi ko, Sir, pinailan niyo na ako, sinakripisyon niyo na ako that time. Sabi ko, Sir, sinabi ko naman sa inyo, Sir, ang Your Honor, ang information nila, Your Honor, kinukuha nila yung namin, side namin. Nung time na 30 kilos, tinatanong lang nila ako kung anong laman yung bagay, gaano karami. Sinabi ko more or less 30 kilos. Wala po akong deniable, Your Honor, na kumuha kami ng 30 kilos. Dami na po akong huli, Your Honor. Dami na po kaming kabaho. Wala po kayong kaming ganun. And, naka-apat na meritorious na po ako recommended, Your Honor. Wala pong malicious na ganun kung nakuha kami ng ganyan. Satisfied na po kami kung ano binibigay. Alam po ni Sir Karamat yan, Your Honor. Siya po mismo nag-abot sa akin ng pera. Ang ano, during yung sa amin sa time. Wala pong ganun malicious na ano, accusation, Your Honor. Pero hindi po totoo yun, Your Honor. Mr. Chair? Yes, Congressman ako. Iho, di umamay ka na. Nagkausap din pala kayo. Di ba? Inamin mo na nagkausap na kayo. Kanina, hindi mo inaamin eh. Oh, di ba kanina hindi mo inamin na pinag-usapan ninyo yung si Soli ng yung 30 kilos? Nahuli ka sa sarili mong bunganga eh. Is that number your number? Yun, hindi po. Hindi po lang. Is that cell number presented by General Domingo your cell number? Your Honor, I invoke yes or no? Against self-incrimination, Your Honor. I'm sorry. Loko ka kasi. Sino nga din? Eh kung ako ang boss mo, may nangyari na sa'yo. Very glaring. Ay, ko lang pag sinungaling ka. Your Honor, sir. Sige, General Cruz. Sir, may I share the cellular number of Senior Master Sergeant Rebosora. Yes, please. Taken from our personal accounting information system, a database from DPRM of PNP. And the number is 0927-754-36843. Number mo yun. Ulitin ko, sir. Please. 0927. Makinig ka. 543.
6843. Number mo? No, no, I invoke my right against incarnation, Your Honor. Uli ka na, boy. Ah, sorry. Mr. Chair? Yes, Congressman Akop. I think we better ask the Kwan para hindi naman siya lonely sa kulungan niya kung magsisinungaling itong si Master Sergeant Catarata. Na, hindi ikaw yun. Yung nagkakarga. Hindi po yun. Okay. Hindi ikaw yun, ha? Si Ribosura yun. Hindi ko po alam yun, ano. Okay. Do you have a picture of that? Pati, kanino yung kotse niyan? Yung bukas yung trunk. Kanino yan? Hindi ko po alam, Your Honor. Yung, do you have a, do we have a copy of the registration of this vehicle? Meron ba tayong plate number nito? LTO registration? So, anong kulay yan? Puti o silver? Sige mo. Ano yung kulay yan? Parang puti, sir. Anong brand? Ano kaya brand yan? Hindi ko makita, sir. Your Honor. Parang ano? Parang Toyota eh, no? Parang ano? Sige, can you zoom some more? Kaya pa ba? So, okay. She is Lieutenant Taylor ba? Lieutenant? Taylor. Taylor, is he around? Dito ba si Taylor? Colonel, dito ba si Taylor? Ah, sir, wala po. Sir, hindi po siya na-invite, sir. Mr. Chair? Congressman Akop. Your Domingo, you were not able to talk to Sergeant Catarata. Sir, I only tasked that Chief APLD to talk to them. Pero nung nalaman ko, sir, na I was able to confirm it na may sila talaga yung involved, I asked Colonel Portiera to give my number to Ribosura. So we talked with Ribosura kay Catarata, sir. Hindi na po. Colonel Portiera, were you able to talk to Sergeant Catarata? Actually, sir, hindi si Catarata yung nakausap po, si Ribosura, tapos si Juan Clifton de Leon, sir. Yung sino yun? Kasama rin nila sa team, sir. Kasama? Nandito rin ba siya? Negative, sir. Bakit? Bakit naman siya? Sir? Oh, nandun? Dito po pala, sir. Pwede ba paupuin siya para matanong naman? Oo. Yeah, can you page please? Dito sa tabi ko kung gusto niya para mat. And also Sergeant Tibay. Can you come forward dito ka umupo, Sergeant Tibay? Si Sergeant Tibay, based on the videos, the CCTV footage, was the one who rode the motorcycle. Nag-back ride siya dun sa motorcycle na may dala siyang bag. At ang sa harapan niya ay si, di ba si, ikaw yung nagda-drive ng motor? Hindi po, Your Honor. O hindi rin ikaw? Okay. May I continue? Please continue. Mr. De Leon,
Would you confirm na nag-usap kayo ni Colonel Portera? Yes, sir. Ano ang pinag-usapan nyo? Sir, noong something on October, sir, nagpunta po ako doon, sir, kasi sir, meron po akong notice to explain. Saan? Sa opisina? Sa office po ng PDEC, sir. Okay. Prior sa pagpunta ko ron, sir, nagpunta po ako ng health service, sir, kasi meron akong notice to explain. Eh, yung sagot ko po rin, sir, is meron po akong ano, COVID-19 doon sa day na absent ko, sir. So, nagpunta po ako sa health service. Hindi po tinanggap yung medical certificate ko kasi kailangan po ng endorsement letter, sir, ng unit ko. So, nung pagpunta ko po doon, Your Honor. Yun ang pinag-usapan ninyo ni General Portera? Sabi mo kanina, nag-usap kayo ni General Portera. Ano ang pinag-usapan ninyo? Sir, yung nung nagpunta po nga ako, sir, nagpunta ko para magpapirma ng ano, sir. At the same time naman, sir, sakto, sir, nung bago ako pumasok ng office, sir, nakasabay ko, sir, si Rebusora, sir. So? Ay, sir, nung pagpasok ko doon, sir, sabi ko kay Sir Rebusora, sabi ko, sir, tulungan mo naman ako, kukuha ko ng ano, ng endorsement letter kay Sir Portrera. Sabi niya, sige, tara, pasok tayo. Sakto pupunta ako, sabi niya. Ayun, sir, pagpasok ko dun, sir, sinabi ni Sir Visora nga, sir, na kukuha ako ng endorsement letter sa medical certificate ko, sir. Tapos, sir, naiwan silang dalawa, sir, nag-usap sila dun sa loob, sir. Colonel, do you confirm that? Sir, nung nag-uusap kami, actually, nandun din si Clifton. Nakikinig lang. Pero dahil wala siyang alam, sabi niya doon sa nangyari, hindi naman siya nagsasalita, sir. Nung tinatanong ko siya, wala rin siyang masabi, sir. Pero indeed, sir, napasabay siya doon na pumunta para, yun nga, sir, kakuha ng parang endorsement. Pero magkasama silang pumasok nung pinatawag ko sila, sir. Yung pinatawag ko si Rebusora as endorser ni Lieutenant Amiron, pinatawag. In other words, you did not call for Sergeant De Leon para tanungin siya tungkol doon sa pilferage na nangyari? Actually, sir, ang pagkakasabanggit ko po kanina, nung tinawagan ko una si Lieutenant Amiron, dahil sila yung mga kasama po doon, hiniling ko po sa kanya na magpadala siya ng tao dito na doon sa opisina na pwede kong tanungin tungkol dito sa insidente na yon. So that's why dumating naman tong dalawa, sir. Yeah. I presume na sila. So wala siyang kinalaman sa pilferage na nangyari. Hindi ko ma-attest yun, sir, yung kung totoo, pero kasama siya sa team ni Rebusura. Kasama siya sa team ni Rebusura. Okay. Si ikaw naman, Iho, anong pangalan mo? Your Honor, I'm Police Staff Sergeant Arnold D. Tibay, Your Honor. Yes. And why are you here this afternoon? Pinatawag po kami sa House of Representatives dahil po kasama po yung pangalan namin sa 49 po. Nabasa mo ba kung ano ang charge sa iyo rito? Anong participation mo? Hindi po po, Your Honor. Mr. Chair? Kaya na po. Okay. Sergeant Tibay. Yes po, Your Honor. Base dun sa CCTV footage, nakita ka na sumakay ka ng motorsiklo at may bit-bit kang bag. Tama ba yun? No, Your Honor. So hindi totoo yun? Hindi po totoo, Your Honor. Okay. If ipakita namin sa iyo, ipa-identify sa iyo kung sino yon, kaya mong ma-identify. Hindi po, Your Honor. So, in other words, okay, nandun ka ba sa WPD landing on October 8 around on or about 3 p.m.? Wala po, Your Honor. Nasaan ka? Late na po ako dumating dyan, Your Honor. So, pumunta ka? Apo, part po ako ng IFLD team na pinatawag po dyan para mag-observe lang po, Your Honor. That's, yan lang po ang aming corpus, Your Honor. So, pero po ang pumasok po sa crime scene as hindi po namin gawain po yun kasi may operating team po. Ang aming designation lang po is mag
mag-ano lang po ng surveillance and then mag-ipon ng information po. Doon regarding sa mga drug. Pero pagpunta mo doon, you are already aware na meron ng naaresto. Aware po ako na meron ng arrest that time. Pero hindi ko po nakita yung mga suspect. De, sinong sa pagkakaalam mo? Papa, how did you get that information na meron ng naaresto? Nakita ko lang po sa labas ng WPD po na marami na pong mga operatives saka mga police po na local. Ibig mong sabihin, pumunta ka lang doon, napadaan ka lang, nakita mo maraming operatives, bumabakat, nakiusyoso ka doon. That time po, sir, ang ano lang po namin is mag-observe lang po. Sa... Upon the orders of who? Bakit ka nagpunta doon? Sino nagpapunta sa iyo doon? Ano na po ng pidig po na pag may huli po, pupunta po kami sa... Sino nga? May GC po kami, Your Honor. GC, group, ano ito? Group chat? Opo. Oh, okay, group chat. Oh, sige. In-inform lang po. Sino nagsabi sa iyo, oy, Sergeant Tibay, pumunta ka dito, kailangan ng powers mo dito sa WPD Lending Company. Your Honor, hindi po. Hindi po ako piano. Ang team po ng IFLD po. Sa team ng IFLD to which you belong. Apo. Okay. So, bali, tatlo kayong tiga-IFLD. Si Catarata, Rebusura, at saka ikaw. Your Honor, group po kami, pero yung ibang kasama ko, hindi ko lang sure kung saan sila naka-standby. Nakita-kita na lang po kami gabi na sa ano, labas din po ng WPD. Oh. Pero hindi kami pumasok sa loob po ng lending ano kasi may ano na po siya eh. Parang may cordon na po. So bawal po pumasok yung mga hindi naman po operating unit. So nasa labas lang kayo. Yes po. Yung sinasabi ni Sergeant Catarata nasa labas kayo. Tama, Sergeant Catarata, di ba? Yes, Your Honor. So sa labas nakikita niyo ano nangyayari. Ikaw ba may nakita kang napuslit na bag kinarga sa sasakyan? Ayun, yung sasakyan na yun, yung puti. Wala sa po labas yun. Kaka mo eh. Wala po, Your Honor. Ikaw naman. Wala po, Your Honor. Ikaw, Sergeant Catarata. Medyo malayo po kasi kami dyan, sir, kaya hindi namin kita yung... Kikita nga niya na marami ng local police na nandun. Sabi niyo, surveillance eh. Pwede ba yung surveillance na layo niyo, hindi niyo nakikita? Paano kayo nakapag-surveillance nun? Di ba? Tell me, ano ba yung pag nag-surveillance ka, gano'n ka dapat kalapit doon sa yung surveillance mo? That time, Your Honor, dumating po ako mga around 4 or 5 po ya. Pagdating doon, sino nakita mo? Mga operative po ng PEDEC, pero hindi ko po sila kilala. Operative ng? Ng PEDEC, pero hindi ko po sila kilala. PEDEC. Yes, Your Honor. Okay, hindi mo sila kilala. Okay, Your Honor. Kasi ka doon, mag-isa ka lang. Yes po, Your Honor. Nakamotor lang po ako, Your Honor. Nakamotor ka. Pagdating mo, sino nakita mo bukod sa mga taga-pidig? Mga local police po, may... Nung mga magdidilim na po, may dumating ng mga pideya, saka may dumating po ng mga custom police po. Si Catarata, nakita mo doon? Nakita po kami gabi na. Mga anong oras po siya nakita doon? Sabi niya, alas 12, nandun na siya eh. Sino pa nakita mo sa taga-IFLD? Hindi mo kilala, hindi mo tandaan sinong kasama mo sa IFLD ang nandoon. Hindi ko na maalala, Your Honor. Iba. Si Catarata, nakita mo? Oo, hindi. Nakita po pero gabi na po, Your Honor. Si Rebusura, nakita mo? Oo, hindi. Nakita rin po, Your Honor. Pero gabi na rin po. So, nakita mo sila doon? Yes po, Your Honor. Ikaw, Sergeant Catarata, nakita mo si Sergeant Tibay doon? Yes, Your Honor. Si Sergeant Rebusura, nakita mo? Yes, Your Honor. Ikaw naman, Rebusura, kanina sinabi mo, tanong ko sa iyo, nakita mo si Catarata roon? Yes, Your Honor. Si Sergeant Tibay, nakita mo doon? Hindi ko napansin, Your Honor, pero nandun na, Your Honor.
sa JC namin. Ano, what's your name? Si Sergeant De Leon, anong unit mo again? Sa IFLD rin po, Your Honor. Ang dami nyo ah. Your Honor, nung October 8, Your Honor, wala po ako sa operation ng... Wala ka doon sa WPD noong October 8? Asan ka? Nasa Tugaygaro, Cagayan po ako, Your Honor. Alam po ng mga nag-operate yun, Your Honor. So, in other words, hindi ka kasama dito sa usapang ito? Yes, Your Honor. Oh, okay. Pero, may information ka na kung ano yung nangyari noong October 8? Wala po, Your Honor, kasi birthday po ng father ko, Your Honor. October 10 na po ako bumalik ng Maynila, Your Honor. O, pagbalik mo, anong nalaman mo? Pagbalik mo, galing Tugaygaraw, anong marites mo? Anong nakuha mo? Anong nakita mo? Anong nabalitaan mo? Nabalitaan mo po, Your Honor, yung may nahuli nga po sila, Your Honor. Pero dun regard po dun sa mga yung accusation, hindi ko po alam mo mga panahon na yun, Your Honor. Okay. So, ulitin ko ulit yung tanong ko sa iyo, Sergeant Tibay. Yes po, Your Honor. Hindi ikaw yung sumakay ng motorsiklo na nakita sa video na may bit-bit na bag? Hindi po, Your Honor. Hindi ikaw yon? Yes po, Your Honor. Pumunta ka doon, nakamotorsiklo ka? Nakamotor po ko, Your Honor, pero ang motor ko po is ADB po, Your Honor. Hindi ka pumasok sa loob ng WPD? Hindi po, Your Honor. Si Katarata, did you go inside? Hindi, no? Ikaw din, Ribosura, hindi ka nagpunta sa loob, ano? Nakalapit po ako, Your Honor, hanggang dun sa may pinto. Pero never po, Your Honor. Sa may pinto ka lang? Yes, Your Honor. Andun po yung elements ng SOU for, Your Honor, kay Kapitan Sosongko. Oh, okay. So, si Captain Sosong, captain ka na pala eh. Oh. So, pagdating mo doon, sabi mo kanina kasi, if I remember it correctly, nakita mo na yung vault sa baba bukas. At yung sa taas ay sirado. Tama, no? Yes, Your Honor. Okay. So the whole time that you were there, no, the whole time, mga ilang oras ka kaya nando ron? Mula nung dumating ka hanggang sa umalis ka dun sa WPD? Sir, hindi naman kami umalis doon hanggang matapos na yung processing ng ano, sir. Kaya nga, anong oras ngayon? Yung ano? Simula nung dumating ka, anong oras? Mga 4 something na siya. Oh, sige. 4 o'clock dumating, ha? Anong oras ka umalis? Hanggang matapos na, sir. Anong oras ka natapos yun? Hanggang kinabukasan, sir, dinala pa namin sa ano, sa forensic group yung namarkahan na evidence. The whole time na nando dun ka, wala ka bang nakita na may nagkakarga ng bag sa likod ng sasakyan? Wala po, Your Honor. I just learned there was an incident na gano'n na ano, after matapos na lahat, Your Honor. Eh lahat kayo nando doon sa WPD. Lahat kayo mga opisyal nando doon, mga sarhento nando doon. Kitang-kita niyo, hindi naman siguro malaki yung area. Kitang-kita niyo kung anong what's going on inside and probably even outside. And yet no one has seen na may nagkakarga ng bag doon sa likod ng puting kotse ni Enzo Katarata. Tama? Oh, hindi mo narinig. So, 'di ba? Wala nang ikaw, wala ka rin nakita. Wala, Your Honor. Nandoon ka ba no nag-iimbentaryo? Yes, Your Honor. Oh, anong naobserba mo during the inventory? Nandoon na rin yung mga witnesses na ano, Your Honor. Sino yung pinresentang na aresto doon? Ney Atadero, Your Honor. Si Ney Atadero. Hindi pinresentang na aresto si Sergeant Mayo. No, Your Honor. Bakit sa tingin mo? Ba't hindi siya na presenta as the suspect or the arrested personality doon? Hindi ko po alam, Your Honor. So wala kang knowledge na naaresto si Sergeant Mayo?
For the record, Your Honor, Sergeant Mayo was arrested during the follow-up. Magkaiba kayo ng operation ni Kernel Olonan. Kasi ikaw, nag-operate ka dun sa 2:30 ng umaga, inaresto nyo si, naaresto si, si, ano, si Mayo. Pero, October 8, at 1:38 p.m., eh, arestado na si, si Sergeant Mayo. And according to Colonel Olonan, ikaw ang nag-operate ng drug, ng bybast sa kanya. Kay Your Honor, for the records, Your Honor, the case is already in, Your Honor. Yun na yun. wala pa po, sir. Yeah. Dapat noumpisa pa, nag-invoke ka na ng right mo kung talaga ang buwang harap. Sasagot-sagot ka pa rito. Sorry, Your Honor. Mr. Chair.